Good afternoon. This is a special coverage of the coronavirus crisis using the combined forces of News 5 and Signal TV's One News, Radio 5, and 1PH. Pinag-aaralan na ng Interagency Task Force kung paano mabibigyan ng ayuda ang mga middle-class earners sa ginapa rin ito ng umiiral at pinalawig pang enhanced community quarantine sa Luzon. Kasabay nito, sinabi ni IATF spokesperson Carlo Nograles na hindi raw muna gagalawin ng gobyerno ang pondo para sa build projects ng administrasyon. Yan ay sa kabila ng banta ng COVID-19 sa bansa. Ngayon, para sa iba pang detalye, nagbabalita si Maricel Halili. Mase, may nasabi ba si Cabsec Nograles tungkol sa ayuda para sa middle class? Paano daw ba ito i-address ng gobyerno? Yes, Chester, natanong yan kay Cabinet Secretary Carlo Nograles kanina. Kasi kapag binasa din natin yung social media, marami-rami rin yung mga netizens na nagre-reklamo dahil wala silang natatanggap na ayuda, lalo't kasama sila dun sa middle class. Pero paliwanag kasi ni Secretary Nograles, una sa lahat kasi kailangan munang i-determine gaano ba kadami yung middle class sa ating bansa. So far kasi, ang figures na hawak nila, meron tayong 24 million families all over the country. So, in-identify nila sino-sino ba dito yung mga kasama doon sa low-income family. Yan nga yung 15 million na kabilang doon sa 4-piece beneficiary sa DSWD. Nagdagdag daw sila ng kaunting leeway, kaya nagdagdag sila ng 3 million para lang sigurado. Baka meron pang mahihirap na hindi nakasama doon sa 15 million na yun, kaya naging 18 million. So, kapag ka ibinawas natin tong 18 million low-income family doon sa total number of 24 million na mga Filipino families, 6 million yung matitira. Dito sa 6 million na ito, kailangan pa nating identify sino ba sa kanila yung middle class at sino sa kanila yung medyo mataas-taas naman yung kita. So kapag ka somewhere along that number, natukoy na natin yung kung sino talaga yung mga nangangailangan sa middle class, isa pang problema natin yung source ng pondo na panggagalingan ang ibibigay sa kanila. Pero ang sigurado, outside ito doon sa social amelioration program. Dahil kapag binasa daw yung batas on the social amelioration program, malinaw na yung low-income family lamang ang makakatanggap doon. So ang tanong dito, kailangan pa ba natin ng bagong batas? Kung hindi na natin kailangan ng batas para magbigay ng financial assistance doon sa mga middle-income family, baka naman pwede na order coming from the executive branch at makagawa ng paraan mula doon sa pondo na pwede ng desisyonan nung executive branch na lamang. Ang plano, yun nga lang, kailangan pang pag-aralang mabuti kung ilang pamilya yung makikinabang. At the same time, will this be a different package? Kumbaga, is it going to carry the same amount currently na kini-carry out natin, which is 5 to 8,000 pesos? Yan yung mga kasama sa kailangan pag-aralan, Jester. Magkano ba yung amount na pwede nilang ibigay doon sa middle-income family? Because kagaya nga nung napag-usapan natin kanina, outside kasi ito sa social amelioration program. So hindi natin pwedeng i-assume na yung matatanggap ng middle-income family eh between 5,000 to 8,000 pesos din. Dahil ibang programa na ito. Okay, dumako naman tayo doon sa usapin ng paggalaw ng pondo para sa build. Ano raw ba yung dahilan kung bakit ayaw na munang galawin ng gobyerno yung pondo para dyan? Actually, Jester, hindi naman sa ayaw galawin. Ang sinasabi ni Secretary Nograles, hindi pa kailangan sa ngayon. Kasi kabilang nga doon sa mga hinahanap natin na source of fund, eh yung para doon sa ibibigay na benefits for the middle-income family. So for now, wala pa tayo sa punto na pinag-aaralan yung posibleng realignment ng mga budget na base doon sa naipasang budget natin for the 2020. For the year 2020. So ngayon, wala pa sa puntong yan yung IATF or wala pa sa punto na kailangan pag-aralan yung realignment of budgets. Ibig sabihin, yung paglilipat ng pondo from one project at gagalawin para dito sa COVID programs. Wala pa tayo sa punto na yan. Ang level ngayon ng IATF, naghahanap pa sila ng ibang source of income na baka pwedeng magamit doon sa pangangailangan natin without realigning other funds allotted for other projects.
Okay, from pondo, dumako naman tayo doon sa sistemang gagamitin for the enhanced community quarantine. This time around, you have a lot of suggestions saying na why not modified lockdown na lang yung gaming setup. Meron ba nabanggit si Sec. Nograles tungkol dito? Tama. Actually, Jester, kahit yung ating economic teams, gusto rin talagang ipatupad yung modified community quarantine. Si Secretary Pernia ng NEDA, sila kasi yung nangunguna doon sa technical working group na inatasan ng Pangulong Duterte na mag-aral kung ano yung mga posibleng scenario in the future after the enhanced community lockdown. So isa ito doon sa mga kinoconsider ng technical working group na ire-recommend naman nila doon sa interagency task force na baka pwedeng after the enhanced community quarantine, medyo magkaroon na ng, kumbaga, gawin nating medyo relax yung pagpapatupad ng quarantine. So kapag nakikita natin na hindi pa kailangan o hindi pa kaya na totally i-lift yung ECQ, baka pwedeng modified. Yan yung isa sa mga pinag-aralan. Meaning, baka pwedeng magsimula ng magbukas yung ibang mga business, yung ibang mga establishments. Pero like I said, isa pa yan dun sa mga pinag-aaralan nila na pwedeng mangyari in the future. Now also at the forefront ng ating laban against COVID-19, our frontliners, meron ba silang nabanggit tungkol sa pagsusulong ng ilang hakbang para mas ma-motivate natin at ma-inspire ang ating mga frontliners? Oo, Jester, hinihikayat ng IATF tayong lahat na makipag-cooperate starting tomorrow every 5 o'clock. In the afternoon na baka daw pwede, lalong-lalo na yung mga nagstay lang sa bahay, sumilip sa kanilang mga bintana o kaya sumilip sa mga pinto at magpalakpakan para doon sa ating mga frontliners. Para kumbaga, mag-cheer up naman sila at lumakas yung loob nila sa pag-solve ng problemang ito, lalo't lalo na yung buhay nila yung at risk every time na pumupunta sila sa mga ospital at every time na lumalabas sila para magtrabaho. Ngayon, kung medyo modern naman daw yung approach natin at hindi natin feel sumilip sa bintana para pumalakpak, pwede naman natin gamitan ng technology yung mga mahihiling mag-TikTok. Yan, pwede daw na kumanta o sumayaw para doon sa ating mga frontliners para kumbaga ipampag good vibes lang dahil alam natin na mabigat yung hinaharap natin na krisis. Okay, wala daw excuse para hindi pasalamatan or at least encourage ang ating mga frontline workers. Maraming salamat, Maricel Halili. Sa gitna ng umiiral na Luzon-wide ECQ, may mga kapatid pa rin tayong nangangamba para sa kanilang kalusugan. Hindi dahil baka mahawa sila ng COVID-19, kundi dahil sa kanilang mga iniindang sakit. Ayon kasi yan sa grupo ng mga medicine supplier, may problema sa dating ng supply ng gamot, kabilang ang maintenance medicines. Nagbabalita si Shaila Francisco. Napaluhan na lang si Aling Pasita sa hirap ng kanilang buhay ngayong enhanced community quarantine. Aniya, bihira raw ang dating ng relief goods sa kanilang barangay sa Antipolo. Doble dagok pang iniinda niyang sakit sa puso. Ang anak niyang katuwang noon sa pagbili ng gamot, tinamaan na ng cancer. Habang ang isa pa may alta presyon. Hirap, ma'am, dahil bukod sa may sakit din, kulang kami sa financial, may puro lahat, may sakit. Kaya hindi ako makasabi, ma'am, na okay. Hindi ko masabing okay, ma'am. Ang anak naman niyang si Buboy problemado na baka maputol ang pag-inom ng gamot sa stroke. Hindi raw kasi kakayanin ang 1,600 pesos na gastos sa pang-isang buwan niyang gamot lalo't may quarantine. Kaya sinubukan daw niya magtanong sa barangay at sa health center kung paano siya matutulungan. Nung nakaraan pong na nagtanong ako, nung nagdadala sila ng relief, paano naman kung kami may sakit na PWD? Ang sagot sa amin ng barangay, wala lang. Hindi nila alam. Yun lang ang sagot nila. Walang linaw na sagot. Sumubok po ako sa health center, kaya lang ang binibigay po ng gamot, hindi po ganito. Aminado ang health worker sa Pagray Hills na mula Enero ay kulang na ang supply nila ng maintenance medicines. Kaya di talaga sasapat ang mga gamot lalo ngayong pinaiiral ang ECQ. Hindi nalalayo ang problema sa maintenance medicines sa Maynila. Sa ilang bilihan at pharmacy, hindi na lang face mask at alcohol ang out of stock kundi maging vitamin C. Kaya ang lalaking ito, napabili na lang ng multivitamins. Ang ilan naman pahirapan sa paghahanap ng maintenance medicine. Si Alex, nakaikot na sa dalawang butika, makabili lang ng pang-maintenance sa asawa niya may diabetes. Sana meron. As much as possible, sana mabili lahat.
Ayon sa Pharmaceutical and Healthcare Association of the Philippines, may artificial shortage ngayon pagdating sa mga vitamin C, lalo't may ilang nag-hoard. Alam mo naman, ano, natakot din sila, no? So they're buying more than what they need, no? So they're stockpiling. There are adequate supplies, no? If you look at the stocks available in the pharmacies and they ran out right away kasi parang pag nag-release sila ng ilang bote, binibili ka agad ng ilan. There is no need to hoard. Aminado naman ang grupo na mabagal ang dating ng supply ng ilang gamot dahil sa problema sa transportasyon tulad ng checkpoints at congestion. Karamihan kasi ng gamot sa bansa ay imported. Kaya gumagawa na sila ng paraan para mapabilis ang dating ng mga supply at matugunan ang demand. Kabilang dito ang pagkakaroon ng chartered flights na magdadala ng gamot mula sa ibang bansa at paghaharap ng ilang pantalang paglalapagan ng vessel na maghahatid ng gamot. Para sa News 5, Shaila Francisco, VR1 News. Meanwhile, Senator Coco Pimentel will likely receive a subpoena next week following his alleged breaching of Makati Medical Center's quarantine protocols. Prosecutor General Benedicto Malcontento says that Pimentel should also expect a preliminary investigation. Malcontento also adds that the senator's decision to accompany his wife in the hospital while showing symptoms of COVID-19 is a clear violation of the law. Earlier, Justice Secretary Menardo Guevara assured that the complaint filed against Pimentel will be heard accordingly. British journalist Piers Morgan praises Filipino health workers in the United Kingdom for saving people's lives. In a TV program called Good Morning Britain, the news personality brands Filipino nurses as unsung heroes in the global fight against COVID-19. He laments how people sometimes forget the extraordinary workforce in the healthcare service. The United Kingdom is still among the worst hit countries with over 55,000 confirmed cases of COVID-19 and more than 6,000 deaths. Patuloy ang pagtulong sa mga bayaning health workers ngayong panahon ng COVID-19 mula sa patuloy na pagsusuplay ng masks at PPEs hanggang sa pag-aalok ng libreng tulugan para sa mga frontliner, lahat nagsusumikap mag-ambag para maituloy nila ang laban para sa kalusugan. Nagbabalita si Lino Olivario. Welcome! Tuloy po kayo! Yan ang bubungad sa entrada ng social hall ng Valenzuela City. Na-convert na kasi ito bilang pansamantalang tirahan ng mga frontliners mula Obando, Bulacan. Malaking tulong daw ito para sa medical workers na nakatira malapit sa lugar. Ini-encourage namin sila na hanggat maaari either mag-stay dito sa Obando or mag-stay sa work. Apo. Ngayon, ang sinasabi ko, meron po kami itutulong sa inyo kung ganun po ang gagawin. Call yun ang mayor. So, re-respetuhin ko, tapos ako, sa side ko naman, ang gagawin ko na lang, sabi namin dito sa Valenzuela City, tulungan na lang natin, kupkupin na lang natin sila. Kaya nitong mag-accommodate ng 30 health worker. Meron silang kanya-kanyang kama, kumot, unan at mga toiletries. Air-conditioned pa ang kwarto. Sagot din ng Valenzuela City Government ang pagkain ng mga frontliners. Meron pang charging station, mobile shower at toilet para sa kanila. Mula noong March 26, sinimulan na ng fashion designer na si Jace Jimenez ang pag-produce ng waterproof na jumpsuit o kaya'y dress type na personal protective equipment para sa medical frontliners. Gawa ito sa nylon taffeta na karaniwang ginagamit sa mga payong at tasla na ginagamit naman para sa mga jacket at safety garments. Personal niyang gastusin ang paggawa ng halos 200 PPE na sa ngayon ay papatak sa 420 pesos kada PPE. Hatid sundo rin ang kanyang mga mananahi para makapunta sa kanilang patahian kung saan matyaga nilang binubuo ang 15 PPEs kada araw o 100 sa 3-4 na araw. Really out of our own pockets din talaga eh. Pero parang donation na rin namin yun kasi parang capable kami, we have the facility to be able to do it. So parang why not? Why not do it if we're able? Mula sa dating 200 face shields kada linggo, may kakayahan ng gumawa ng mahigit 30,000 face shields per week ang Metal Industry Research and Development Center ng Department of Science and Technology. Kaagapay nila ang iba pang partners mula sa industriya. Ipinagamit ng MIRDC ang kanilang 3D printers, pero dahil lubhang mabagal ang printing, limitado lang ang nagagawa.
Kaya nagpa siya na ang pamunuan na gumawa ng mold para magamit nila ang teknolohiya ng plastic injection molding sa paggawa. Nakapag-deliver na sila ng mahigit 2,000 face shields sa Philippine General Hospital. Galing ang halos lahat ng kanilang materyales sa donasyon ng mga industrial partners at pribadong sektor. Patuloy naman ang pagtanggap nila ng donasyon, lalo na ng materyales para makagawa pa ng mas maraming face shields. Lynn Olivario, News 5. Agaw eksena ang naobserbang supermoon sa buong mundo kaninang madaling araw sa ginanang banta ng COVID-19. Ibinahagi ng netizens ang mga kuha nilang litrato online. Kilala rin pink moon ang supermoon na naobserbahan din sa ilang lugar sa bansa kagabi. Pinakanagliwanag ang supermoon pasado alas 2 ng madaling araw kanina. Nangyayari ito tuwing pinakamalapit ang buwan sa Earth. And that's the latest on the COVID-19 pandemic. For more updates, follow News 5, the Philippine Star, and Business World Online. I'm Jess De Los Santos. We are One News.